Welcome back to our YouTube channel. Again, my name is Russel Ocampo. Para po sa first time dito sa ating YouTube channel, inaanyahan ko po kayong mag-subscribe. Tap nyo lang po yung subscribe button and then notification bell para po ma-notify po tayo sa ating mga devotion araw-araw. So, yung devotion po natin ngayon ay matatagpuan po sa Matthew chapter 5 verse 21 to 26. Ito po ay patungkol sa pagkagalit. So, ito po ay from verse 21 hanggang verse 26. Pero magpo-focus lang po tayo sa verse 23 and 24. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan. At lalo na kung ang puso natin ay kinakailangan magpatawad o humingi ng kapatawaran sa iba. Ito po yung namnamin natin mula sa salita ng Diyos. Sabi po rito, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at maipagkasundo sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. So ito po ay patungkol po sa pagsamba. Ano po yung pagsamba na tinatanggap ng ating Diyos? Ito po ay katuruan ng Panginoong Hesukristo na dapat po nating yakapin at isabuhay. Ang pinaka-teaching po natin ngayong umaga ay God does not look at your religious activities, but looks at the condition of your heart. Ang ating Diyos po, hindi tumitingin yan kung ikaw ba ay nakaluhod, ikaw ba ay lumalapit sa Kanya ng kumakanta, umaawit, or kung ano man ang ginagawa mong religious activities. Ang tinitingnan niya po talaga sa atin ay yung condition of the heart, yung puso po natin. Hindi ho masaya yung Diyos na kahit maglakad tayo paluhod sa Diyos mula sa pintuan ng iglesia hanggang sa altar. Eh hindi po magmamatter yon sa harapan ng Diyos kung yung puso natin ay hindi po tama. Kaya napakalaga po sa katuruan ng ating Panginoong Hesukristo na kung tayo mag-aalay ng handog o sasamba sa Panginoon at meron kang naalala na may sama ng loob sa iyo, ang iyong kapatid, sabi ni Jesus Christ, iwanan mo muna yung pagsamba mo, yung pag-aalay mo ng alay sa Diyos. Iwanan mo muna yun sapagkat hindi ka tanggap-tanggap yun sa Diyos kung meron kang kasamaan ng loob. Kaya ang sinasabi po rito, iwanan mo ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, pag nakipagkasundo ka na sa Kanya, nagbati na kayo, nagpatawaran na kayo, tsaka pa lang magbalik at maghandog sa Diyos. So yung application po natin dito ay forgive or ask for forgiveness. Magpatawad kung may nagkasala sa'yo o humingi ng kapatawaran sa mga taong nagawan mo ng pagkakamali. So ito po ay simpleng application pero for some people, ito po ay napakahirap, lalo na yung mga taong nasaktan ng lubusan. Pero tandaan po natin, ang sinasabi po ng banal na kasulatan, Mark 11 verse 25. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. So, tayo po, meron tayong standard na sinusunod. Ang Diyos po ay pinatawad tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At kung paano nagpatawad ang Diyos, ay ganun din po tayo dapat magpatawad sa iba. Kaya po kung tayo mananalangin, when we stand praying, minsan hindi sinasagot ng Panginoon yung ating panalangin kasi gusto ng Diyos na makipag-ayos muna tayo sa mga tao sa paligid natin. So when you stand praying, if you hold anything against anyone, sa Tagalog po, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo. Kasi po kung hindi, eh hindi po tayo didinggin ng Panginoon. At kung tayo hindi dinidinig ng Panginoon sa ating panalangin, yun po ay para din sa ating kapakanan. Gusto po ng Diyos na tayo ay magkaroon muna ng reconciliation dito sa lupa. Magpatawaran muna dito sa lupa. Sabi po rito, upang ang inyong kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Napakatindi po ano? Kaya po kailangan po talaga nating magpatawad. Kasi sabi po rito,
ang kasalanan natin ay patatawarin ng ating Ama na nasa langit. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Sabi po rito, that God was reconciling the world to Himself. Yung Diyos po natin, nire-reconcile or pinagbabati yung mundo, mga tao sa mundo. Anong sa Tagalog po? Mayroon po sa English. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tayo ibinilang ng Diyos na kaibigan. Ibig sabihin po, nakipagbati yung Diyos sa tao sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Kristo sa Diyos. At ito po ang sinasabi, not counting people's sins against them. Hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. So, ito po yung very important principle sa Bible na ginawa ng Diyos sa atin. Hindi na po tinatandaan ng Diyos ang mga kasalanan natin laban sa Kanya. And He has committed us the message of reconciliation. Ang ibig sabihin po ng hindi na tinatandaan, hindi na po iniisip ng Diyos yung mga kasalanan natin para maging magkaaway pa tayo. Tayo po ay pinagbatinan ng Diyos sa Kanyang sarili. Ito po yung kailangan nating i-apply sa ating mga buhay ngayon. Kung meron man tayong nakaaway, or inaway tayo, o tayo umaway, tandaan po natin, kailangan natin ng reconciliation dito sa lupa dahil tayo ay may reconciliation sa Diyos. At ang ginawa ng Diyos sa atin ay hindi na tinandaan yung ating mga kasalanan. Minsan mahirap po itong gawin, pero kinakailangan po bilang mga anak ng Diyos. Balik po tayo sa ating discussion. Is there someone in your life that you have to forgive? Meron bang isang tao sa buhay mo na dapat mong patawarin? At meron ka bang nasaktan na ikaw naman ang kailangan humingi ng tawad? I-discuss po natin ito sa ating small group at sa ating pwedeng asawa natin or anak or accountability partners. At bilang mga accountability partners, bilang small group, bilang sama-sama tayong lumalago sa pananampalataya, nararapat lamang na magtulungan tayo upang magkaroon tayo ng pagpapatawad sa bawat isa. Para po sa ating panalangin, ito po ay personal. Inaanyayahan ko po kayo na ipanalangin nyo mabuti. Kung nahihirapan ka mang magpatawad, tandaan mo, ikaw ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At nararapat rin lang na ikaw ay magpatawad ng iba. Hindi po maaaring magpatuloy ang iyong pagsamba sa Diyos kung meron kang kasamaan ng loob. Kailangan mong iwan ang pagsamba mo sa Diyos at makipagkasundo sa mga tao na nasaktan mo o ikaw ang nakasakit. Tsaka ka palang magbabalik at maghahandog sa Diyos. So ito po ay panalangin mong mabuti kung ikaw man ang tao na to na kailangan magpatawad o kailangan patawarin ng iba. Kailangan po natin ng reconciliation dito sa lupa. Gaya ng ating reconciliation doon sa langit sa ating Ama. Para po sa comment section, what have you learned and how can you apply it in your life? Ano pong natutunan niyo sa devotion natin ngayong umaga? At paano natin ito may apply sa ating buhay? Makita-kita po tayo sa comment section at huwag po nating kalimutan na ipanalangin ang devotion natin ito at i-apply sa ating mga buhay. Maraming salamat po. Makita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga. At sama-sama tayong lumago sa pagkakilala sa Diyos at lumago sa pagsunod sa ating Diyos. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo.